Huwag kang papayag kapag ginawa ito ng mekaniko sa iyong sasakyan. Merong nagtanong sa YouTube channel ko about cooling system. Ang tanong niya is, paano kung walang thermostat? Meron pong mga mekaniko na inaalis nila talaga yung thermostat sa sasakyan. Katuwira nila o dahilan nila, ito ay para lang sa mga malalamig na bansa. Siguro, hindi nila alam o matutukoy yung tiyak na dahilan kung bakit inilagay yung thermostat sa makina ng iyong sasakyan. So naisipan kong gawan ito ng content, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kaalaman ng nakakarami. Okay? Okay ba yun? So tumuto ka para makapulot ka ng kunting idea. Okay? So una, ano ba ang thermostat? Ang thermostat po ay isang automatic regulation valve temperature. So, paano ito gumagana? Ang thermostat, kapag malamig ang ulan sa iyong makina, ito ay nakasarado. Pero kapag uminit na ang ulan sa iyong makina mula 75 degree to 91 degree Celsius, ang bulb ng thermostat ay nagbubukas dahil ito sa heat sensing bulb. Ano ang tungkulin ng thermostat sa makina? Ang makina ay may tinatawag na ideal operating temperature. Ang gasolina at hangin na pumapasok dito dapat ay balanse para ang makina ay magkaroon ng air-fuel ratio para umandar ng maayos ang makina. Kapag sa umaga, pinaandar natin ang ating makina, ito ay walang enough air-fuel ratio sa loob ng piston o combustion chamber. Kaya ang gagawin ng cold start valve at fuel injector, ito ay magre-release ng maraming gasolina o krudo para umandar agad ang makina mo. Pansinin mo, kapag malamig ang makina at ito ay pinaandar natin, di ba ang taas ng RPM nito at mausok na amoy gasolina o krudo? Ngayon, para bumaba ng mabilis ang RPM at nang hindi na maglabas ng maraming gasolina o krudo, ang injector sa makina, dapat matulin mapainit ang makina. Doon papasok ang tungkulin ng thermostat. Dapat nakasarado ito nang hindi mag-circulate ang water coolant sa loob ng makina o sa tinatawag na water jacket. Nang sa ganon, madaling uminit ang makina at magkakaroon ng tamang air-fuel mixture. Pag nangyari yan, ang yung RPM from 1,005 going down to 900 to 700. Ito po yung normal na RPM ng makina. Ano naman ang advantage ng may thermostat sa makina? Una, madaling mapainit nito ang makina para magkaroon ng tamang air-fuel mixture ratio. Kapag tama ang ibinibigay na air-fuel ratio sa makina ng injector, means ikaw ay makakatipid ng gasolina o krudo sa iyong sasakyan. At kapag may thermostat ang iyong sasakyan, ibinibigay nito ang tamang init na kailangan ng makina para sa magandang pagsunog ng hangin at gasolina. At kapag balanse ang pagsunog ng hangin at gasolina, ito ay makakatulong sa pananatiling magandang performance ng makina. Ano ang disadvantage kapag wala namang thermostat ang iyong makina? Sa umaga, kapag pinaandar mo ang iyong makina, matagal uminit ang iyong makina. At lalakas tayo sa konsumo ng gasolina o krudo. Kapag matagal uminit ang makina dahil ito ay walang thermostat valve, sinin mo ang iyong RPM, ito ay magtataas baba. At kapag ipinasok mo ang cambio sa gear, may time na ito ay nanginginig at namamatay ang iyong makina. Ang kailangang tamang init ng makina
ay 80 to 95 degrees Celsius para magkaroon ng magandang sunog ng hangin at gasolina sa combustion chamber. Kaya kapag inalis mo ang iyong thermostat sa iyong sasakyan, wala nang magkokontrol ng tamang init sa iyong makina. At posibilidad din na mag-overheat ang iyong makina upat mainit ang panahon o klima, lalo pat ikaw ay nasa traffic. Dahil iisang temperature lang ang nagse-circulate sa iyong cooling system ng iyong makina. So not good idea na alisin ang ating thermostat sa ating makina. Dahil ito po ay sadyang inilagay ng mga manufacturer para i-improve ang performance ng ating engine. So I hope na nabigyan ko po kayo ng konting liwanag about thermostat at ang kahalagahan po nito sa makina nyo. Maraming salamat mga boss. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, paki-follow naman po ako, paki-heart like at paki-share. Good luck po hanggang sa muli.